Guys, nandito tayo ngayon sa Shakeside Road at ngayon pupuntahan natin yung isang company na nakaka-proud kasi Filipino-owned. So, it's a Luna Medical Center. So, halika, puntahan natin at tanungin natin mismo ang may-ari kung ano nga ba yung business niya mismo at kung paano niya ito nabuo. So, let's go! Okay guys, nandito tayo sa first floor at papasokan niya natin tong Luna Medical Center. So, let's go! Pasok tayo. Hanapin natin si Miss Hannah. Hello po! Good afternoon! So, kamusta naman po? Nasaan po si Miss Hannah? Hello, mashallah. So, yung mga tao niya dito is Inglesera. So, kamusta naman po bang boss si Miss Hannah? Siyempre, bago natin tanungin si Miss Hannah, kausapin kung kamusta ba yung company niya. Tanungin naman natin si ate. Ate, ano name niyo po? Ann. So, Miss Ann, kamusta naman pong boss si Miss Hannah? Ay, okay po. Sobrang bait. Kasi sabi nila, di ba, Filipino, parang minsan mahirap daw, strict daw pag mga Filipino ang katrabaho or ang boss. Totoo po ba yun? It depends po. Mashallah. Okay, so sige, puntahan natin yung may-ari nitong Luna Medical Clinic. Yes! So sige, lika nandito daw si Miss Hannah. Come in! Pagkatok na. Tara! Wow! Ito. What a surprise! Yeah, so here's Miss Hannah. Si Miss Hannah ang isa sa mga pinakamaganda. Wow! Pinakamaganda talaga. Siyempre, maganda tayo lahat. Yeah, so sige, upo po tayo dito. Guys, finally nandito tayo sa Luna Medical Center at kasama natin yung may-ari na si Miss Hannah. So, si Miss Hannah is nakaka-proud kasi siyempre, pag Filipino po yung may-ari dito ng company sa United Arab Emirates kasi most of the time talagang OFW po yung mga tao. So, Miss Hannah, ano po yung Luna Medical Center? Luna Medical Clinic is a polyclinic, mm-hmm. means nandito na lahat. Pero I focus on aesthetic and laser treatments kasi yun yung ginagawa ko. So, my teammates, like the other doctors, JP, ganyan, may schedule lang sila. So, like every day, more on laser and aesthetics kami dito. Pampaganda, pamparelax, health and wellness nga ang inaano ko. Pinofocus niyo po talaga. Okay, so di ba, so ayun nga po yung nakaka-curious dito. Paano niyo po na isip magtayo ng company dito sa United Arab Emirates? Actually, hindi ko naman talaga plinano to. So I have partners, okay? So parang nasa akin nakasalalay lahat ng decision that time. And then we started back 2019, pero yun nga, nagka-COVID. So pero nandun pa rin, andyan na yung devices and everything. But then, medyo mahirap, may struggles because the business must stop for a while, something like that. So we've been renting like, you know, the apartments in the clinics, yung mga ganun-ganun. Tapos, and then, of course, things happen, and then I need to leave the clinic, and then find a new one until I got tired. Apo. And then, yeah, dumating ako sa point na ayoko na, lilipat na lang ako ng bansa, okay? But then, because of my patients, napamahal na siguro ako sa kanila. At sila din ako sa inyo. They push me to, like, you know, continue. So, it's because of them, nandito kami. But my only prayer is that I will still have a place for my patients. It's not for me. I always think about them. And so I did not plan about this one. Just God gave me this. And now, I don't know what to do, but I keep continuing on doing treatments and like giving advice to those who needs it. So, gaano po katagal tong Luna Medical Clinic? Okay, we are on this business since 2019, but Luna Medical Clinic was built last year, 2023 last year. Of May. So, 1 year pa lang. So, pag ganito po kasi yung business, for sure, madami ding struggles kayo na pinagdaanan. Of diba? Course, pero, it's not easy. Yeah, it's not easy to po talaga, di ba? Pero sinabi nyo kanina na meron kayong partner. Paano nag-trust sa inyo yung partner kung dating nag-work lang kayo dito and everything? Di ba because of what I was doing. So, they were my patients, no? So, they always see me every month until they finish with the sessions or the treatments that I created for them. And then, you know, they tried some other treatments until, you know, getting to know a stage. So, they saw me like I'm transferring places and this and that.
I did not ask them for anything. They offered. But I am not the person who will say yes immediately. Mm. I am not the person who's gonna be tempted if you lay your money in front of me. It took me 2 years to say yes. Talaga po? And and you know, 2 years means I don't do like a lot of treatments with them because I finish laser hair removal sessions or PRP sessions. Mm. There's nothing to do. Pero wait lang. Still, sabi nyo nga po, it took you 2 years. So bakit, bakit kayo na gano'n nag-decide after 2 years na parang, oh sige, parang okay yung offer niya? Parang gano'n, di ba? It's because they're still offering and I don't wanna rent the place anymore because of the experiences I had from the clinics that I rented. So ang hirap. Ang hirap-hirap because they were still demanding of my presence, my treatments and everything. So I said yes. And then I even told them, but I don't know about business. But, I know how to do treatments, but I don't know. But that and time, then, zero po kayo. I mean, di naman, let's say not zero, may pero kayo, pero oo. Oh, I don't have money. Because the money that I gained from the business, I immediately invested it for some other devices. Because, you know, patients keep asking for new things, this and that. And they know me very well. Before I buy something or do something, I study it thoroughly and then try on myself and then, you know, deliver it to the public. To the public. So talagang lakasan lang po pala talaga. Lakasan ng loob. Ang hirap yung malakas ang loob pala, nakakaloob. Hindi kasi, you know what, ako din ha, na nag-business ako, talagang mahirap sa una. Especially, syempre, mag-wide ka ng mga rent and everything. Kala mo yung parang pag nag-work ka, yun na yun agad. Pero madami sometimes na mga unexpected things na mangyayari, di ba po? That's true. But I was very like transparent to my partners. I don't know how to do business. I don't know this accounting. I know how to do treatments. Yeah. So please, ilagay nyo lang ako sa posisyon na alam ko to make things work out. Yung ganun. Totoo. Pero kayo, kasi napaka-hands-on mo. Kumbaga kayo yung kayo yung may-ari ng company at kayo yung ano yan, pag nawala kayo dito, mag-run pa ba to? Of course. Yes. Kasi I am training other people and this clinic is open for everyone. Kasi alam ko kung saan ako nanggaling at marami ako namimit na tao na nandun sa pinanggalingan ko. And tama. I wanna like pull them up kung nasaan ako ngayon. Eh ano yung gusto niyo matutunan pa? Kasi syempre may ibang mga lessons noong time na nag-ano kayo, worker kayo or employee kayo. Pero ngayon, business owner na kayo. So ano pa yung gusto niyo matutunan na parang syempre as a business owner, dapat minsan nakaupo ka na lang, tinitingnan mo na lang, check mo na lang. Pagkapos kung okay ba to. To be honest, kailangan ko mag-enroll ulit tungkol sa business naman. So, I don't think I'm gonna pursue this one. I'd stick to what I know that I'm good at. Kasi mahirap naman kung alam mo yun, i-hoard ko lahat. Oo, totoo. Hindi po talaga pwede yun na lahat. Ibibigay ko itong posisyon na ito sa iba. Jack of all trades, master. I cannot be like that. I'm still a woman. I was trying to be like that, jack of all trades. Hindi but pwede. No, hindi pwede. Kumbaga, kunwari, sabi nga ng ibang doktor, no? Hana, this device is old device. Why are you still using it? I said all the patients who use this device, they were happy, satisfied, and they keep on recommending me. And I use this device. So, sabi niya, so it's not about the device. It's your skill. It's from God. O, sabi ng mga doktor yan. Siyempre, inaaral ko eh. Binibigyan ko ng effort lahat ng ginagawa ko. And it's not because sa akin ibinigay, hindi ko i-share. So ngayon, mapili ako sa tao. May mga interesado, titignan ko kung hanggang saan sila e-effortan ko. Pero kung talagang hindi, hindi pa nila alam kung anong gusto nila, hindi ko din bibigyan ng oras. We don't waste time in this world, lalo na ang hirap ng buhay, di ba? Totoo naman. Hindi madali. Pero grabe yung sinabi ng doctor na it's you, not the machine itself. Di ba? So parang inaano niya na parang if you level up, talagang hindi ka daw nagpo-focus dun sa isa. Kasi kahit ano, kaya mong ibenta as long as nandyan ka. Di ba parang ganun yung sinasabi niya po doon? Yung mga doktor na yon, may ari din sila ng mga clinics. And then they wanna partner up with me. Pero pinag-iisipan ko pa, hindi ko alam, you know? Kasi kailangan ko mag-focus dito. Ito yung baby ko eh. Bakit ba ako mag-aalaga ng iba? Palakihin mo muna kung anong meron ka. Saka ka tumulong ng iba. Kasi you cannot help others without starting on yourself.
Oo, totoo po. Pero yung mga ibang mga companies kasi... I-cut muna natin. I-cut muna natin, mag-treatment muna. Sige. Okay guys, so mag-treatment muna si Madam pagkatapos babalik tayo mamaya. Okay, kasi napapasarap yung kwento natin. So guys, dahil nagkaroon ng pasyente si Madam Hannah, so babalik nilang tayo sa ibang araw dito sa kanilang clinic. So, house tour ko kayo. House tour! Ibi-business premises tour ko kayo ngayon kasi lalo lang si Miss Hannah ang magtutour sa atin. Si Miss Anna! Papakita lang sa atin ni Miss Anna kung ano ba yung facility. Saka magkatunog naman, Hannah, Anna. O, di ba? Ito, syempre, dapat receptionist pa lang maganda na. Mashallah. So, Miss Anna, ano ba yung mga ginagawa niyo dito bukod sa sinabi nga yung pagla-laser or what? Ano yung mga facility niyo na pasilip natin sa mga manonood na in case na gusto nila pumunta dito? Ito po, yung sa treatment room po. Ah, sa treatment room? Yes. Okay. Dito ba tinitreat ang mga taong may sakit sa puso? Ay! Mga RF patient po, tapos yung mga PRP, mga fillers, yan dito po lang dito ginagawa. Po. So, ako. Kayo ginagawa niyo din po yung pag may vacant time kayo? Ay, yes po. Mashallah. Then, yung next po is yung sa consultation room. Before po gawin yung treatment, iko-consult muna po yung patient. Kung ano po treatment yung nababagay sa kanya. Ah, so titingnan muna ni Madam. Opo. So kayo din po ba ginagawa niyo yun o hindi naman? Si ay, Madam hindi lang? Hindi po, opo. Yeah, so eto naman, ano din po to? Consultation room po. Dito niya po kinoconsult yung mga pasyenteng bago po. Ay, mga bago. Yes. So kung ano yung dapat talaga para mas mapaganda at mas maging okay yung mga skin yes, ng mga opo. Taong hindi ganun kagaganda. Ay, joke lang. Hindi kasi si Madam, syempre siya magpapaganda. Ang gusto niyo doon mga client, mga pangit. Tama ba ba yun? So, kasi syempre, pag ganito mga clinic, gusto nila ba maganda na papaganda yun pa o pangit papaganda yun? Maganda din at saka papaganda yun. Ah, okay. So yun yung pinaka nakakatawa kasi dito sa Luna Medical Clinic, may pag-asa. True. May pag-asa tayo, guys. Oh, di ba laki tayo? May pag-asa tayo na pwede din po ba dito magpapayat? Yes po. Ganun. Opo, meron po. Fat melting, RF din po. Yan, RF. So, yung pang ano naman po, pang tight ng skin, no? Yes po. Okay. So, yung mga taga Dubai is pwedeng-pwedeng pumunta dito. Saan lugar po ito ngayon? Sa ano po, Al Safa 1 Marduk Building po. Marduk Building. So, pwedeng-pwedeng pumunta. At mga minute niya si Miss Anna dito kasi natuwa siya. So baka mamaya madaming ano dito pumunta dito. Hindi at least kasi yun yung pinaka nakakatawa na nakikita natin na Filipino ang owner. Yung yes, natanong ko po. Sa inyo kanina na talagang kung okay bang owner yung ibang lahi. Kasi minsan, yung Filipino kasi minsan sabi nga nila pag ang mga Filipino nasabihan ng kaunti medyo nasasaktan. Sensitive tayo pag Filipino to Filipino, no? Lalo na po kung pagkapwa mo Filipino, feeling mo. Ah, pa dito po akong konti. Mas lagi, mas strict sila. Oo, mas strict sila. Oo, ganun din po. Pero ganun din naman si Madam, hindi naman. Ay, hindi po. Talagang ganun. Parang family lang kayo family, dito, mga ba? Eh, kasi yung iba nga, di ba, pa nag-work kayo, may something nangyari, may sinabi lang konti nasaktan na, ayoko na dito kasi ganun. Pero pag ibang layo, sinasabi nila nasaktan ka, tagus lang sa kabilang tenga, no? Okay, opo. So eto naman po, ano po itong isang room na po? Office ito? Room. Ah, office po ito ni yes, Madam. Po. So kayo po, pag minsan wala dito, sige pasok po tayo, parang sa akin eh. Minsan, pag wala dito si Madam, nagbobos-bosan po kayo upo. Oh, yes. Hindi po, hindi naman po. Kasi parang, sila upo ka lang dyan, hindi po ba? Kasi ang ganda-ganda, syempre malayo, parang kayo yung ano. Pag work-work naman po. Saan po kayo na-hire ni Madam? Saan kayo nakita? Sa Pilipinas, dito sa Dubai, or saan po? Hindi po, ni-refer lang po. Ah, ni-refer yes. Kayo. Pero dating ganito na pre-work nyo, hindi? Hindi. Ah, iba po. 5 months pa lang po ako dito. Ay, sa Dubai. 5 months pa lang kayo sa Dubai? Ay, mashallah. So, isa si Madam sa napakaswerte kasi dito, Filipino-owned company, at talagang hindi lang nagtatrabaho, mapapaganda. Ay! So, malaki na po ba yung pinagkaiba nyo noon at ngayon? Opo. So, dati hindi kayo gano'ng kaganda na yung maganda. Ay! May ilong na dati, wala. So, hindi kayo pinagbabayad din, Madam, libre lang yun. Opo, libre wow. Lang. Yun yung pinang nakakatawa naman dito, lalo na pag yung boss mo is mabait naman talaga, hindi katulad ng iba. No? So, ano yung mga masasabi mo sa mga taong gusto pumunta dito sa Al Safa?
sa service nyo or ano? Mag-visit lang po kayo dito sa Luna Medical Clinic. Sigurado pong aalagaan kayo ni Miss Hannah sa mga treatments na ino-offer namin dito. Wow, mashallah. Pag-commercial yun, ha? si Miss Hannah, kasi bigyan nagka-client nga si Miss Hannah, so siya ang naging bida. Pero syempre, babalik pa rin tayo sa ibang istorya ng buhay ni Miss Hannah. Ay, thank you po, Miss Hannah. At thank you kay Miss Hannah sa gabi na rin. Makita niyo po dito, alas 7 na. At kami ay uuwi na. Thank you po sa marami. Thank you so much. Nagtrabaho kayo ng ganun doon sa isang company na yun. Pagkatapos, pagdating niyo dito, yun na talaga nasa isip niyo. Hindi. Ala. Gusto ko bumalik sa ospital kasi namimiss ko naman yung mga talagang nangangailangan. Kasi galing din ako sa public hospital noon. So, alam mo yun, nakita ko yung mga hirap talaga ng mga tao, tapos hindi naaasikaso. Ako kasi gusto ko talaga nag-aasikaso ng tao, ewan ko lang. Grabe, alam mo, nakikita ko yung pagka-humanitarian nyo. Parang napakabait nyo, and then talagang bukal masarap sa kalooban nyo. So, nasa aeroplano ako, sabi ko, God, kung sakaling sa ospital ako, dalhin niyo talaga ako doon sa mga, yung kailangan talaga, hindi yung tatambay-tambay lang ako sa OPD, ayoko ng ganon. Or, dalhin niyo na lang ulit ako sa aesthetic para gumanda pa rin ako. Kasi hindi ko alam, ina-expect ko, baka ma-stress ako, tumigil ako, bigla, di ba? So, ayun, so 1 week, sabi ng kapatid ko, siya nagdala sa akin dito, maglibot-libot daw muna kami para hindi ako maligaw. So, binaybay ko ang Jumeirah at saka ewan ko basta puros clinic. Sa Jumeirah na po kayo tumira dito or tumira kayo sa Sato at tumira kayo? Ako, sa Riga kayo noon. Ah, okay. Na-try niyo din mag-bed space o room na talaga doon? Yung room kasama ko yung kapatid ko, no? Mm-hmm. So hindi ko pa na-try mag-partition. Basta room yung rentahan nila. So pagkatapos noon, so nakahanap ako ng work after like 1 week. 3 days nag-training ako sa slimming center. Sabi ko, anong gagawin ko sa slimming center? Oh, di ba? So sabi ko, gusto ko yung nandun lahat ng alam ko. And then, napadpad ako sa clinic na ito. Tapos, tinanggap naman niya ako. Interview, tanggap. Pagkatapos nun, syempre, pakialamera ako. Bago lang yung clinic eh. So, naglibot-libot ako sa clinic niya. May nakita akong kwarto, punong-puno ng devices and everything. Tinignan ko ang ng ano nila, services. Ang dami nakalista pero hindi ginagawa. So, kayo? So, ang ginawa ko niyan, di sinabi ko, kailangan kong gamitin yung devices mo kung gusto mo ng business. Sabi ko sa boss ko ng ganyan, no? At hinayaan niya ako kasi tungkol sa business yun eh. Natuwa naman siya sa akin. And pagod-pagod kami doon. So, wala, minsan walang off. Minsan pag may operation siya, natutulog kami doon. So, one time, I really need to rest, no? Nakakita ako ng mga tubes, nakakita ako centrifuge, kinuhanan ko yung sarili ko na dito. Okay. And then, I did treatment for myself. The next day, syempre, swelling ako. Pumasok ako, sabi ko, Doctor, I don't feel well when I go home. Look at my allergies, look at the hives. Pinauwi niya ako. Eh, every month, ganun na ako. Tapos, gumaganda yung skin ko. You are lying, sabi niya. This is not allergy, what are you doing? So, sinabi ko, may ginagawa nga ako treatment. Sabi niya, gawin sa akin. Ay, ganun. Oh, diba? Oh, may mga videos ako, may feedbacks pa siya. Hindi kasi ako mag-post sa social media. So, after niyan, sabi niya, kausapin ko lahat ng pasyente ko about the treatment. And that's how I started naman yung mga injectables ko. So, ang swerte ng amo niyo. Ang swerte. Pinayaman niyo siya. Parang gano'n, di ba? Swerte ka sa isa't isa. So, tumaas ang position niyo dun agad. Nainayaan lang niya akong gawin yung gusto kong gawin. Yun ang gusto ko, freedom. Freedom. I don't care if I am the owner or whatever, pero pag hinire mo ako, give me freedom because I know that I can do more. Yeah. Pero wag mong alisin karapatan ko mag-me time. Mm-hmm. You know? Yeah. Eh, pero yun na nga, nung nag-resign ka sa, nag-resign po kayo sa kanya? Hindi niya ako renew. Why? Kasi gusto niyang rentahan ko na yung second floor niya. Akin na daw yung department na yun. Ah, yun din na nag-i-serve. Eh, ayoko mag-rent kasi ayoko naman mag-business dito kasi gusto kong pumunta ng Canada with my kids and ongoing yung process. So, dahil dun sa pangyayaring yun, hindi na ako, nakulangan na yung budget ko, hindi na ako natuloy ng Canada. And then, na-depress ako for 3 months dahil nga ayoko yung mga offer, gusto ko yung sweldo offer sa akin, ayoko yung gagawin, yung pinapagawa sa clinic. Kasi meron akong hawak ng mga pasyente talaga. And they trust me, no? Pumasok din ako sa malaking hospital dito sa American Academy of Cosmetic Surgery Hospital. Hindi rin ako nagtagal nga. Minsan kasi, I mean, you know, may mga bagay na hindi natin matanggap. Hindi dahil maarte ka or what. Pero may reason.
Okay, so na-depress muna ako ng 3 months. Pero yung depression na yun, I did not stop moving kasi kailangan po magbayad ng renta. Oo, totoo. Pinas. That's the time na bigla naman nagte-text na yung kinukuha nila yung number ko sa clinic. Yung reset mabait, binibigay yung number ko. And then I started home service. Sabi ko, mas malaki pang kita ko. Totoo, malaki talaga ang kita mo doon. Oo, ayokong mag-take ng risk kasi in-investan ko ang sarili ko, nagbayad ako ng tuition fee ko, nagbayad ako ng pang-lisensya ko, ayokong mahuli ako sa kalsada dahil nag-home service. So, hindi ako nag-gain doon. Hindi ako nasisilaw sa laki ng pera makukuha ko ng mabilisan. Gusto ko yung for long term. Kaya, so, nandito pa rin ako sa legal na place. Wait lang. May question po ako regarding doon sa pinag-gustong parentahan yung buong ano. Ano yun? Yung kita na sa inyo or sa boss? I don't know. Sabi niyo, mas malaki pang kikitain mo kasi sa sweldo mo and then you can use all my devices. Yung tampo ko lang kasi. So, alam mo yun. So, sinabi ko, hindi. Ang kapal na mukha ko, no? Pero, after naman yung nirent ko ng clinic sa Dera, nag-rent ako sa kanya. Ay, ganun. Hindi, pero... Ang ano naman ng boss nyo, parang... Hindi ako ready talaga that time. Ayoko naman ang pilitin mo ako na hindi pa ako ready. Paintindi mo sa akin ng konti. Kasi yung tampo ko na bakit di mo na ako renew. Ang tawag dito? Hindi, pero yun nga po yung question ko dun eh. Bakit hinahayaan kayo ng boss nyo na hindi kayo renew? Na, which is, mas kikita siya sa inyo. Oo, di ba? Or he's helping you to... Kasi hindi siya madamot. Nakitahan niya ako ng potential. So, binibigyan niya ako ng chance. Eh, dahil sa kakitira ng isip ko noon, bata pa naman ako noon, 33. Ako noon, siguro 35. Pero hindi nyo, hindi inisip ng boss mo na, ay, magiging kakompetensya ko to. Hindi. Hindi talaga. Talagang magtayo ka, okay lang maging kompetensya kita, tutulungan ko kita. Ganun talaga. Kanya, diba? Oo. Hindi. Napakabait. Mabait siya na masungit. Anong lahi po yan? Secret. Madali siya makilala kasi na marami. Ah, madali. Ah, sige, wag na. Pero grabe, nakakatuwa yung ganyan. Basta hindi Pinoy. Hindi. Nakakatuwa kasi sobrang bait niya po talaga. No? Mm-hmm. Pagkatapos, until now, are yung you still friends? Yung bait na yun, hindi ganito na sofa. Ah, talagang dadaan ka sa butas ng karayong. Hindi na ako magsasabi. So, doon ka natuto kasi talagang... Kasi ikaw, kung hindi mo lalawakan yung isip mo na ginagawa niya sa'yo to dahil gusto ka niya maging better person, naging perfect din siya. Oo. So, ang galing. Thankful ako. Parang alam mo, nung mga first few months ko with her, sabi ko, bakit ganito? Naabuso na nga ako sa Pilipinas, pati ba naman dito? Pero hindi. Hindi ko tinake as a negative. Puros lang, diretso lang. Tiwala lang talaga sa taas. Oh, saka napansin ko nga sa inyo, you always pray. Kung saan kayo dadalhin, ganito, at kung ano talaga gusto nyo. And napakalaking bagay nyo kasi it's manifestation din para sa inyo, di ba? At yung mga minamanifest, binangyari naman po. Oo, kasi you know, there are things we cannot control. Eh, bakit? Kumari, hindi ko na-control, pa-control ko sa'yo. Sometimes when it's out of your hands. Hindi ako religiosa, pero I know that there is somebody na talagang nagko-control sa atin. May mga ganyan naman po talaga kahit yung hindi ka lagi nagpupunta sa church, pero you are always praying na para mamanifest at syempre naniniwala tayo kay God. It's Sunday today. Gustong-gusto ko rin pumunta sa church. Yeah, why not? Punta po tayo, gusto nyo? Tara na nga. After? Hindi kasi kami naisip ko. So, ang cool at ang galing po talaga ng mga pinagdaanan nyo din talaga. Parang medyo naging smooth din po as ngayon meron na kayong sarili. Yan yung pinakatoko as Filipino pa. Tapos iba-iba pa talaga yung... Lahat naman kaya to eh. Basta maging diretso lang. Kasi ako, kaya ko rin lumiko ng landas. Pero hindi, sabi ko. Kasi mas malayo mararating mo kung tama lahat ng ginagawa. Saka, tama, totoo po yan. Mm-mm. Saka, honest ka dun sa mga, ano mo talaga, sa mga clients or what. So, kayo, kaya siguro hindi kayo nakapunta ng Canada kasi may plano si God sa inyo dito, di ba? So, na-depress kayo nun, pero yung depression na yon is, God lead you. Totoo. To the better place. Kasi na kung ano ang ngayon. Isip ko lang naman talaga, sarado lang na gusto ko lang makasama yung tatlong anak ko. Mm-mm. Kasi ayoko nga pumunta dito. Hinintay ko mag-7 yung bunso ko bago ako umalis sa kanila. But did you ever dream po talaga na parang I will open my own business? Yung talagang ganun po talaga. Hindi kasi never... nagnenegosyo na ako dati dun eh. Mm-mm. Okay na ako doon. Pero yung business talaga na nakikita ng maraming tao, mm-mm, hindi naman talaga. Kasi mahihain ako. Gusto ko hindi ako nakilala. Alam mo yun, sa parentahan, hindi ka naman kailangan makilala. Oo, ako lang yun eh. Yung owner lang yun, pass by it. Tapos yun na yun, may number dyan, tawagan ka. Nagulat nga ako sa'yo, sabi mo ako owner nito. May partner po kayo dito? Or yes, so talaga po? And may partner po kayo partner. Anong tawag dito? Mga silent partner. Kasi ang laser machine, sobrang mahal nun. So, talagang hindi ko kakayanin mag-isa nun, no? Mm-mm.
Sarap nga itakbo eh. But at least, di ba, yung mga ganyan, alam niyo, to be honest, dito kasi sa Dubai, napaka-kuan niya. Napakadaming opportunity dito sa UAE. Mm-hmm. Ikaw na lang yung mag-grab kung ano ba yung gusto mong i-grab talaga. Napakaraming tao din gusto mag-business pero hindi nila alam kung paano. Ang alam, may pera lang sila pero sometimes, ang nangyayari nga, yung mga Filipino na merong mga business idea, ginagamit lang ng iba. Parang, oh sige, you manage this. Pero at the end of the day, trabahador ka pa. Di ba mga ganun yung mga nangyayari po? Be wise talaga. Mm-hmm. At saka, ano, be with somebody na totoo. Kasi marami na rin ako narinig dito na nag-negosyo tapos tinakbo yung pera. Yes, yung mga totoo ganun. Po yan. Mm-mm. Hindi lang Filipino to Filipino. Basta sa lahat. Okay. Mahirap talaga magtuwala. Kaya yung mga gustong pumartner sa akin, we are open actually. Napag-uusapan naman yan. I need somebody to help me manage this one so I can focus on the treatments and on the patients. No, really, we're totoo open. Totoo po. Oh, at least, di ba po, nakikita ng mga tao manonood or what. So, if they are ano interested, punta lang po kayo dito. Saan po yung location nyo? Anong location po? Nandito kami sa Marduk Building, Sheikh Zayed Road, Al Safa 1. Yes. So, at least nakakita rin yung mga nanonood dito, malay mo. Ngayon, pinapanood mo lang, susunod, partner ka na pala ni Miss Hannah, di ba? Baka honor na rin, ikaw na lang. Nag-hire ako ng boss ko. So, ayun, magte-thank you na ako, Miss Hannah, kasi masyadong nakuha ko na rin yung oras niya na I think may mga patient pa siya. Kami din pasyente niya. Pero Miss Hannah, thank you po talaga sa pagpapatuloy sa amin dito, pag-apos yung pag-share po ng ano nyo, life nyo, kung paano nyo natayo itong company at mga pinagdaanan nyo dito sa United Arab Emirates. So, bago po matapos ang lahat, ano yung gusto yung sabihin sa mga taong gusto mag-business pero iniisip nila, wala akong pera? Okay, para dun sa mga gustong mag-business, hindi nyo kailangan ng pera. Kagaya ng sabi ko kanina, utak lang at tamang tao. Okay? And of course, kailangan yung sarili nyo, yung confidence ninyo, and look matters. Kailangan talagang alagaan natin sarili natin. Yeah, you know? Totoo po yan. Kapag hindi nyo kaya or whatever, lumapit kayo sa mga professional. Totoo. Hindi lang about sa akin, no? Marami pang ibang lugar dyan. Pero importante yon na lumalapit tayo sa professional. I do it myself. Kung alam kong hindi ko kaya gawin sa sarili ko, pumupunta ako sa iba. Totoo naman po. Yes. You need advices din sa mga iba. Saka kailangan mo din naman nagkikritik sa'yo sometimes. Kasi hindi lahat na ginagawa natin is perfect din na parang ano na may mga bagay na ginagawa tayo na hindi natin napapansin na yung ibang tao yung nakakapansin. Di ba? And also, nakita ko na napakabait nyo. Parang napakabait. Naloko na ba kayo? Maraming beses. Ano po mang side yan sa pag-ibig? Ay, hindi ako pumapag-ibig. Ay, di ba? Okay. Ingat naman ako sa pera. Sa pera, yes, of course. No? Hindi mawawala yan. Pero kung naloko kayo, so what? Di ba? Huwag niyong didib-dibin, okay? Ang pera, bumabalik yan. Totoo yan. Totoo. Okay? Ang tawag dito, basta ang importante yung ikaw. Alam mo, naloko ako, paano, i-change ko ba yung sarili ko? No, I'll stay like this, ganito ako. Yung naloko sa akin, bahala na. Sigaw. Pero paano mong panloloko yan? Maraming pasyente yung pinapautangan ko dito, tumatakbo. Bakit naman pinapautangan niyo yung pasyente? Hindi naman ako madamot. Kailangan naman, gustong-gusto din naman. O di, okay lang. Mm-mm. So, hindi lang Pilipino, hindi lang iba. Marami na. Pero wala akong pakialam kasi pera yan eh. Sinira mo sarili mo sa harap ko, di ba? Pero natuto na ba kayo? Natuto, hindi. Kasi yun yun eh. Pero namimili ako, naloloko sa akin ngayon. Diba? Hindi na lahat. Namimili ng naloloko. Ikaw ba natuto ka sa mga mistakes mo? Hindi lahat, di ba? Hindi lahat. May umuulit-ulit. Kasi may local din sa akin na 50,000 dirhams. Papos. Pag ano yung sinasabi ko daw na umunta siya sa akin 50 po hapos. Wala na daw. Eh ako, syempre tayo. Kailangan black and white talaga. Hindi dapat talaga calls, hindi dapat ano, kailangan talaga may proof tayo. So, kung kunwari sa WhatsApp, screenshot nyo yan. Saka dapat talaga, tayo kasi, kailangan din nating control yung emotion natin. Yeah. Hindi kasi tayo pwedeng, pa nagpa-apekto ka kasi doon na, nangyari na eh, ano ang magiging solution mo, di ba? Mm-hmm. So, kung doon ka magpo-focus, wala na talaga, move on na lang. Ganun din ako, kumbaga move on. Kasi kung mag-stuck ka,
at that moment, wala na mangyayari sa'yo. Sayang ang bawat segundo. Oo, meron ka pang mga business na dapat gawin or whatsoever. Yeah. So, okay na yun. Hindi na natin iniisip yun. Pero, syempre, masakit sa loob natin. Di ba? Pinaghirapan ko yun, di ba? Oo, parang ang hirap kita inong pera na to. Pagkatapos, totoo. Ganyan lang. So, iiyak natin tatlong araw tapos na. Pinakamahaba. Oo, parang mga mabubwisit ka. Makapagsabi ka ng masama. Totoo naman, minsan makapagsabi ka ng masama. Kahit sinasabi natin na wala na tayo mag- wala na talaga tayong magagawa kasi tinakbuhan na tayo eh. Kumbaga, ano, ayun, ganun lang ang life. So talagang, sometimes pag out of our hand na. Oo. Pero lagi mong iisipin na kapag may nangyaring hindi maganda sa'yo, may kapalit yan na mas maganda as in sobrang. Totoo po. Uh-oh. Yun naman talaga po yun. Uh-oh. Kaya, tiwala lang, kumbaga tayo, isipin na lang natin na nakatulong tayo sa iba. Mm-mm. Yun yun. Kahit na perwisyo tayo. Ay, ganun yun. Mahirap, no? Oo, mahirap. Yan. Mahirap sa una, pero pag inisip mo totoo naman, pera lang yan. Kikitain mo naman talaga yan. Yan. Yeah. Hanggang kaya. Kaya alagaan nyo yung health nyo. Yeah, mas importante talaga yung health. So, yun lang po guys. Maraming maraming salamat kami sana. At sana natuto kayo at na-inspire kayo kung paano ba magtayo from wala ka, papas ngayon may sarili na siyang company, may sarili na siyang medical clinic dito sa United Arab Emirates. So thank you so much, Shumi, sana ulit. Thank you, my dear. Mag-treatment ka na. Yes, let's go!